Nawa na ang bayan ko sa magnanakal na trapo. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Bago ang lahat, mga kabayan, na pakisubscribe na lang sa ating YouTube channel upang updated po tayo, no? Sa mga panibagong balita na ating ipapakita dito sa ating YouTube channel. At syempre sa lahat-lahat po ng mga Sully Duterte at sa ating mga kasamaan sa DDS at Duterte supporters nationwide, sa mga nagmamahal pa rin kay PRRD. In Duterte first facing the criminal complaint in the country after the wedding in the Malacanang, as a Makabayan lawmakers likely file charges. Dates a detrit of the teacher representative Franz Castro. The statement of Gabriela Arlene Brusas. Alam niyo po, mga kabayan, ito po mga nagbalak na sa sampa ng kaso si PRD. Hindi man lang nila inisip na sila din ay mga kaliwang grupo na hinakayat nila ang ating mga kabataan na nag-aaral, at sila din ang responsible na sumisira sa mga kabataan natin na nag-aaral. At ito pa nakakatawa, mga kabayan, na may lakas pa sila na magsampa ng kaso kay PRD. At minsan makapagtanong po tayo, ito po nga gobyerno natin. Ito sila ay mahilig magre-recruit ng ating mga kabataan na nag-aaral at sumisira, na para sa kinabukasan ng ating mga kabataan hindi man lang nasampa ng kaso. Samantala, ito kay PRD ay may lakas pa sila na magsampa ng kaso. Ano ba itong mga utak na ito, mga tao na ito, baliktad yata? At isa pa, mga kabayan, no? PRD hindi na makadalo sa ikalawang state nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay sinabi na ni Senador Bongo sa isang panayam kay Senador Bongo na sa Davao sa kagaling lang ni PRD sa bansang China. At isa pa dito, mga kabayan, no? Na minsan ay makapagtanong tayo dito sa Senado na kung bakit ay gumawa pa sila ng resolution, no? Ano pa dyan, na sa pagpaintulot ng ICC upang mag-conduct ng investigation tungkol sa Dragon War ni ito pong International Criminal Court, eh pwede naman nila gawin na mag-conduct sila ng investigation dito sa bansa po natin. So bakit pa kailangan pa na humingi sa Senado ng suporta? Tsaka po, mga kabayan, no, sinabi na po ni Inday VP Sara na respetuhin natin ang sinabi ni President Bongbong Marcos na kailanman ay hindi na binibigyan ng paintulot ang ICC or International Criminal Court na mag-conduct ng investigation dito sa Pilipinas natin. At saka po, mga kabayan, gumagana naman itong batas po natin katulad po ni Laila De Lima inakalabas. So, ibig sabihin, gumagana yung sistema po natin. Hindi na po natin kailangan ng ICC. Kailangan siguro natin ng International Criminal Court siguro, mga kabayan, if kung yung batas po natin dito sa Pilipinas ay hindi gumagana. Ito nga, nakalabas nga si Laila De Lima. So, ibig sabihin, gumagana yung batas po natin. Hindi na po natin kailangan ng ito pong ICC o International Criminal Court dahil po ang batas ng Pilipinas ay gumagana. At saka, lastly po, mga kabayan, no, sa mga hindi pa nakakalam, matagal na po tayo lumabas at hindi na po tayo saplaw sa kamay po ng ICC. At dahil po sa panahon pa ni Duterte, ni PRD, ay matagal na po tayo lumabas sa kamay ng ICC. Po
magkaroon ng deklarasyon ng ating Pangulo regarding sa hindi pagtanggap ng ICC dito sa ating bansa. Kaya po nag-release tayo ng statement na nag-re-request sa ating mga members of the House of Representatives na respetuhin naman natin ang deklarasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos.